And hello everyone, hello mga labs. Sa mga baguhan pala ngayon na nanonood sa amin, welcome sa aming channel. This is Life with AFAM. So for today's video, I'm going to talk about yung naging progress or yung mga ginawa ko kung bakit ako pumayat. So actually nakita ko dun sa Facebook namin na almost 2 years na rin nung nag-start ako magpapayat. So anyway, today i-share ko uli yung mga ginawa ko at yung isang gamot na ginamit ko na nakatulong para magpapayat sa akin. And of course, I'm doing this just to share my personal experience and hindi pa para inganyuhin kayo or sabihin sa inyo na bumili kayo ng gantong product na to or bumili kayo ng ganyan, ng ganong, ganong, ganon. So, sa akin yung experience ko lang, nakita nyo naman sa akin yung results. I-share ko sa inyo para at least magkaroon kayo na idea, lalo na yung mga nahihirapan talaga magpapayat nowadays. Gaya na sabi ko kanina, nag-start ako magpapayat almost 2 years ago and talagang nag-struggle ako ng bonggang-bongga kasi nga sobrang taba ko na to the point na wala akong maisuot ng damit ko kasi nga ayokong bumili ng mga damit ko and I think lahat naman tayo halos tumaba nung during pandemic kasi nga nakakulong tayo sa bahay so luto tayo ng luto, especially ako kasi nung nag-pandemic at na-lockdown kami dito sa Luxembourg so si husband, si AFAM dito siya nagtatrabaho sa bahay so nagluluto and ang problema kasi is yung asawa ko hindi siya mapil sa pagkain so kapag nagluto ko ng kanin, kakain din siya ng kanin ko, magluto ko ng adobo, kakain siya lahat na maluluto ko, kakainin niya so alam niyo naman na kapag may kasama tayong kumakain mas malakas at mas nainganyo tayo tapos nakasarado pa tayo kasi nabawal lumabas noon so yung unang ginawa ko para pumayat ako or para maglose ako ng kilo was yung intermittent fasting. So wala naman ako masasabing masama or hindi ko naman sasabihin na huwag niyong gawing intermittent fasting. Ako kasi nag-loss din naman ako doon. I think mga 5 kilos or 10 kilos yata yung nilos ko doon. Pero kasi dumating ako sa point na nakaka-depress. Nakaka-depress kasi as you know, ang intermittent fasting is yung tipong for 16 hours di kakain and then meron kang 8 hours window para kumain. So yung mga time na yon, pag gumagawa ka ng ganong klaseng diet, meron kang kailangang avoid na pagkain. So unang-unang tatanggalin mo dyan is yung kanin, which is not obligatory kasi meron silang tinatawag na intermittent fasting na yung clean or parang ganun. Pag sinabi kasing clean talaga, a-avoid mo talaga yung mga nakapagpataba, which are yung kanin, carbohydrates, asukal, mga chocolates, baka mga matatamis, mga something na talaga na nakakapagpataba. No? So, though na gaya na sinabi ko, nag-effect siya sa akin for quite time, pero kasi nung nag-stop ako, ang bilis kong na-regain yung mga kilos na nawala sa akin. So, itong mga time na yun, sabi ko, parang hindi ito yung tama para sa akin na pagda-diet. So, the second thing na ginawa ko naman is mag-exercise. So, alos araw-araw ako nag-aerobic, nagsasayaw ako, nagpapapawis ako for 1 hour. Tapos, sinasabayan ko siya ng diet. So, my diet was like, sa umaga, imbis na kumakain ako ng croissant or bread, ang kinakain ko na lang or ang iniinom ko na lang is kafe. Tapos, sa tanghali, puro less yung mga kinakain ko. Tapos, I try not to eat rice, pero talagang super hirap. And ganun din sa gabi. So, yung time na yun, medyo mabagal yung pagbaba ng kilos ko. One day, and I still remember, mga way back 2016, 2015, meron akong ginamit na slimming supplement or isang gamot na iniinom ko na nakapagpapayat sa akin. Bumibili lang ako sa isang reseller sa Italy and sobrang mahal niya binibenta sa akin. Like, 55 euros for just 1 box. But, ang good thing doon is talagang pumayat ako ng bonggang-bongga. And I was talking way back 2016. So, sabi ko, bakit hindi ko kaya uli subukan yung product na yon or subukan uli yung gamot na yon. So anyway, ito yung gamot na sinasabi ko. So ito siya, nakikita nyo ba? So ang pangalan nito is Be Sexy. But dalawa kasi to, may Be Sexy and Be Fit. Pero same lang siya, pareho silang pampapayat. So madalas nauubos yung Be Fit, ang binibili ko is Be Sexy. Ito yung binili ko sa Pilipinas. And almost 1 year ko na siyang ginagamit. Actually since nung nagawa ako ng vlog na nung pumayat talaga ako ng bonggang-bongga, gumawa na ako ng video about dito. And sabihin ko sa inyo kasi maraming sasabi, ah sponsor yan, ganun-ganun, etc. etc. Hindi po ako sponsor nung that time na yon. Kahit naman nga hindi po ako sponsor. I'm just doing this vlog kasi nga parang I think worthy naman para sa product na to. And I still remember I was the one na nag-reach out sa kanila just to thank them na, oh finally pumayat na po ako, ganito, ganito, ganito. And then naloka talaga sila sa pagpayat ko. So anyway, ito yung product na to. And ma-order nyo to sa Pilipinas. And isusulat ko na lang dyan sa baba kung saan yung pwedeng ma-order, kung saan kayo pwedeng kumuha na ito, and also sa description ng video na to. Paano ba to gamitin? Ito ay iniinom ko mga 30 minutes bago ko mag-breakfast.
So, ano ba yung naging epekto sa akin nito? Again, itong sasabihin kong naging epekto sa akin is my personal experience dito sa gamot na to. Ang bawat tao magkakaroon ng kanya-kanyang epekto or side effect. Of course, nung first week na ginagamit ko to, medyo mahirap pa rin kasi nandun yung adjustment nga ng katawan natin na sanay tayong kumain ng madami. And alam niyo yun, wala tayong ina-avoid kanin. Lahat, basta lahat kinakain ko. But, yung the first week ko is nararamdaman ko na nagbabawas ako kasi nararamdaman sa sarili mo yun, unti-unti ka nang gumagaang. Actually, nung sinukat ko na yung pantalon ko, sabi ko, ba't ang luwang naman itong pantalon na to? So, actually, bifit pa yung una kong nainom. Sabi ko, mukhang nag-start na siyang umepekto sa katawan ko. So, tinuloy-tuloy ko na. So, ang mga naging side effects sa akin nito is first, yun na nga, nasusuppress or parang medyo nabawasan yung gana ko sa pagkain. Pangalawa, which is also nakasulat naman dito talaga na isa sa side effect niya is yung uhawin ka. So, nauuhaw ako lagi. So, ang ginagawa ko, inom ako ng inom ng tubig. And isa pa sa mga naging side effects sa akin nito is yung talagang yung mga fats ko nawala. As in, unti-unti silang nagsiliitan or parang na-burn siya. So, without doing any exercise. Gaya nga sinabi ko, yung mga followers ko dito, alam nila na tamad talaga ako or ayoko talaga yung nag-exercise, ayoko yung natatakbo or nag-jogging or pumupunta sa gym. Which is, hindi ko sinasabi na gawin nyo yun, ha? Na huwag kayong pumunta. Uminom lang kayo nito. That's fine. It's up sa inyo kung paano kaya magpapapayat. But ako, sinasabi ko lang yung naging experience ko dito personally. So, yung mga time na talagang pumapayat na ako, ang napansin ko is, kasi sinanay ko rin yung sarili ko eh. So, ang ginawa ko, wala akong ineliminate na kahit na anong klase ng pagkain. Ang ginawa ko is, dinisiplina ko yung sarili ko. So, I still eat kanin, I still eat meat, or sweets, or bread. Kinakain ko pa rin lahat. Mas naging ano lang ako, mas naging matakaw lang ako sa meat. Kasi parang yun yung nagiging ano niya, eh, parang nagiging kapalit nung kanin ng sa katawan ko. Eh. So instead na mas maraming kanin, mas maraming meat. Or mahilig ako sa gulay, talagang kahit gulay lang, okay lang. So madalas nga, hindi na ako nagkakanin, nagugulay na lang ako. Isa sa sinabi dito is avoid daw yung kafe. Hindi ko siya tinanggal. And I didn't see or hindi ako nagkaroon ng any side effect na umiinom ako ng kafe. In the same time, umiinom ako ng gamot na to. So still yung pa rin ang iniinom ko. Pero kasi pag umiinom po kami ng kape rito, especially ako, hindi po ako pala asukal talaga. So may mga times na talagang purong kape lang, which is yung express coffee. Pero may mga times din na umiinom ako na may kasamang milk, so cappuccino. So wala naman siya naging side effect. Ang nangyari is kaya siguro naging successful ng bonggang-bongga yung aking pagpapayat while using this is kasi aside sa nakatulong na nga to sa pagpapayat ko, in the same time, dinisiplina ko po yung sarili ko. Kasi minsan may tendency tayo na kapag alam natin mainiinom tayo mga gamot, mga supplement, or mga herbal na pampapayat, so parang we don't care anymore na okay, meron naman akong gamot, so it's okay, kain lang ako ng kain, so mapapayat naman ako total may gamot naman. Hindi po dapat ganun. Mindset po yan. So, kailangan kasi pag nagda-diet ka, kailangan ilagay mo rin sa utak mo na, okay, kailangan ko ng i-discipline yung sarili ko. Doesn't mean na kapag di-discipline mo yung sarili mo is gugutumin mo yung sarili mo. I never starved myself nung nagda-diet ako. Pero, ang ginagawa ko, lahat, kahit anong klase ng kainin ko, is binawasan ko yung quantity. So, as you see, mas maganda na kapag nag-diet kayo, sinasabayan nyo rin ng disiplina. And then, especially kung halimbawa sinasabayan nyo nito, para mas naging madali yung process na sa akin after a while. Of course, hindi ko masasabi sa bawat tao kung ilang box kailangan ubusin nyo para umepekto sa inyo. But so far sa akin, kahit nung 2016, kahit nung 2021 or 2022, hindi sa akin nag-fail tong gamot na to. Doon sa kasama sa mga bagay na ginawa ko para sa aking weight loss journey is kasama itong supplement na to na ang pangalan ay B-Sexy. Kaya sinabi ko, stable yung aking pagpayat. Nagsimula ako na nagpapayat. I was between 93 kilos to 95 kilos. So, nandun ako sa bracket na yon. And ngayon na nagkilos ako, I am only 55 to 57. Naglalaro dyan yung kilos ko. So, may mga times na, for example, nag-cheat day ako. So, pang cheat day ako, makain ako lahat. Kaya nga sabi ko, huwag nyo gumutumin yung sarili nyo. Kasi pag ginugutom nyo yung sarili nyo, yung body ninyo, mas lalong naghahanap yan ng pagkain. So, mas lalong mahihirapan kayo physically and mentally. So, anyway, sa mga gusto naman, of course, na magsubok na itong gamot na to, and marami na ako mga friends na nagpabili sa akin nung umuwi ako na itong gamot na to. Some of my friends nagbigay na ng good feedback, like nag-loss na sila ng
4 kilos, 5 kilos. And sinabi ko na sa kanila, dumirekta lang sila dun sa seller na itong gamot na to para kasi direkta na sa kanila yung pagpapadala para ma-ship. So, sa Pilipinas naman, of course, pwede ninyong kontakin yung B6 or B-Fit sa Facebook or Magic Potion Philippines. So, they're not only selling B-Fit or B-Sexy, they are also selling mga pampa-fresh at pampaganda. Sa lahat ng mga papapayat sa inyo, good luck. Tiwala lang, huwag kayong mag-alala. Kasi papayat-papayat niyo kayo. Kasi kung ako na nga lang, imagine niyo from 95 kilos or 93 kilos sa 55 kilos. So, hindi mo na lang napapansin na payat ka na. So, if you have more questions, just comment down below or pwede niyo kaming i-PM or pwede niyo kong i-message directly sa aming Facebook page, sa Life with AFAM or sa TikTok, Life with AFAM as well. And sa YouTube, ganun din, Life with AFAM. So, thank you for watching. God bless you all. And bye mga loves! Mm-hmm.